Oo, maganda. May vision board ka kasi yun yung basic, di ba? And di ba dati tayo sa crypto niyans, meron tayong events na nagpapalipad tayo ng mga balloons at yung mga pangarap natin nilalagay natin doon. Tapos meron pa tayong dream board making, di ba? Kasi pag may vision board ka at nakikita mo yung pangarap mo, kahit hindi pa nangyayari sa utak mo pa lang, excited ka eh. Example, subukan mo, magsimula ka ulit. Nung isipin mo yung nag-network ka dati. Sino ka ba dati? Saan ka ba galing? Bakit ka ba nag-join? Bakit ka ba pumasok? Diba it's because of your dreams, pangarap, na dati ang pangarap mo lang naman makabawi. Ang pangarap mo lang naman dati, kumita ng 10,000, 20, 30, 40, 50, na hindi mo namamalayan yung mga basic na pangarap mo, nakukuha mo na. Kaya lang, nakakalimutan mo na nga, inilabutan ako na parang natitirs of joy ako, na parang nakakalimutan mo na mangarap o gumawa ng board mo kasi nandoon na yung energy mo na mababa, parang dito na lang ako, parang hindi na ako makausad na kahit anong todo ko. Simulan mo lang sa basic, gawa ka ulit ng dream board. Tapos yung dream board mo, yung talagang specific, yung smart, di ba? Eh ngayon nga, kumita na nga kayo ng 100, 200, 300, some of you nag half million na. Yung iba sa inyo may 5 million na, may 10 million na, pero yung energy mo mababa. Bakit? Kasi wala ka ng vision board. At yung vision board mo, yun yung magbibigay sa'yo ng energy, magbibigay sa'yo ng excited, magbibigay sa'yo ng saya, yung happiness na enthusiasm na pagka nakikita mo yung pangarap mo, mas magkakatawa ka, di ba? Kasi kung papasok ka naman sa pagmamarket, di ba? Prospecting, inviting, present, close deal, follow up, yun yung basic, di ba? Na, well, kayang-kaya naman talaga, di ba? Basta, ang gawin mo, gumawa ka ng vision board. Kasi pag wala kang vision board, walang energy. So pag walang energy, walang excitement. So pag walang excitement, walang action, tsaka walang mga idea na ibibigay. So wala kang action na gagawin. Tapos ang gagawin mo parang eto na lang. Tapos hindi mo namamalayan, bumabalik ka na sa dati mong mindset na hindi ko kaya. Parang minsan ang source energy mo nga, pag narinig mo na yung easy, kahinaan. Pag narinig mo na yung upline new day, parang hindi ka na excited. Pag narinig mo yung upline coach JC, parang source mo na ng kahinaan, di ba? Kasi paulit-ulit na lang. What if ganito ang gawin mo? Isipin mo si Coach Kim lagi. Di ba? Pero Coach Kim, hindi pa yan yung resulta na meron ka, di ba? Isipin mo lang, kasi si Coach Kim, siyempre, kumbaga, nakita ko sa kanya yung attitude na talagang may vision board. Tapos, dreamer lang din. Kaya lagi siyang excited. Tapos, laging masaya lang. Ini-experience niya yung kakaiba. Kaya lagi siyang excited. So, hindi napuputol yung energy niya. So, pag hindi napuputol yung energy niya, kahit matamlay, mahina, dahil nga tuloy-tuloy siya, consistent yung energy niya. Diba? Kaya mga coach, sa lahat ng nandito sa Kryptonians, Kryptons, diba? Solarians, okay? Empire, ano to, yung kila Coach Kim pa. Gawin mo, gawa ka ulit ng dream board. Kasi yung dream board mo, yan yung magbibigay ulit sa'yo ng pattern ng alignment para mas tumaas yung excitement mo, mas tumaas yung energy mo. Kaya wala kang energy kasi hindi mo na nakikita yung pangarap mo, yung dreams mo. Kaya nangyari, lobat, empty. Minsan online ka na lang, wala na sa puso mo, wala na sa heart mo. So, back to basic ka ulit, gawa ka ng dream board mo, di ba? Dati nga, ang deepest way mo, parents mo, mama mo, mga anak mo, pamilya mo, nakalimutan mo na yata yun. Kasi nakabase ka na lang sa pera, pay-in, income, baka doon ka na lang nakapokus. So this time, baguhin mo. Gawa ka ulit ng dream board.
Diba? Ano ba yung gusto mong marating? Ano ba yung gusto mong makuha sa buhay? Eh, diba, sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may liwanag, diba? Sige lang, enjoy mo lang yung process. Lahat naman, may kanya-kanya tayong process, may kanya-kanya tayong situation. Diba, baka yung situation mo, katiting lang yan sa situation ng iba. Pero sila alive. Pansinin mo yung mga bago. Kahit may maintenance, kahit pabago-bago, diba? And we thankful tayo kung pabago-bago yung approach ni Doc Ed. Kasi, diba, imagine mo na lang kung in global tayo hanggang ngayon, baka hindi na tayo nakasabay sa market. Imagine mo yun. Kung hindi siya nag-rebranding, diba, kung hindi siya nag-innovation. Diba, lahat nga ngayon nagre-rebranding ni, diba? So, mangarap ka ulit. Simulan mo ulit sa basic. Diba? At simulan mo sa vision board. Mamaya, labas ka. Diba? At simulan mo ulit. So, infinity naman yung blessing. Infinity yung idea. Infinity yung understanding. Infinity yung love. Diba? Nasa iyo na lang talaga kung paano mo gagawin, babaguhin yung sarili mo. Diba? And tao lang tayo lahat nagkakamali. Diba? And yung pagkakamali na yun, nagiging learning na natin yun. Sabi ko nga, diba, yung fame, ay sabi pala ni Tony yun. Sabi niya, yung fame, huwag mong babaliwalain yan. Kung ngayon, nasa fame ka, nasa status ka ng, diba, yung process, huwag mong babaliwalain yan. Kasi in the future, yan yung pinaka-powerful weapon, diba? Kaya, dreams ulit, mangarap ka ulit. Okay? Hindi kita kumbaga hindi ko to nagawa pag video na to para gawin mo. Kaya mo to gagawin dahil may pangarap ka. Kahit walang rebranding, kahit walang promo, kahit walang mga pa-travel, kaya ka gigising, kaya ka mangangarap kasi may pangarap ka. Tanong, pag humataw ba downline mo, yayaman ka? Diba hindi naman eh. Kikita ka pa ilan-ilan. Pag humataw ba ako, humataw yung mga apply natin, yayaman ka ba? Hindi pa rin naman eh. Yayaman ka on your own. Diba? Sa mindset mo, sa attitude mo, sa ugali mo na meron ka, sa karakter na dinevelop mo. Diba? Pansinin mo, pagka sinabing Coach Kim, ang sarap pakinggan yung pangalan. So kung ano yung nagbibigay siya ng inspiration, energy, doon ka mag-focus. Sampo, pag sinabing Coach New Day, kahinaan mo, huwag mo na akong isipin. Ang isipin mo kung sino yung nagbibigay siya ng energy. Kasi pag mataas ang energy mo, lumalabas yung potential mo. So pag lumalabas yung potential mo, saan katutak na idea? So pag maraming idea, wow, eto maganda to. So gumaganda yung action mo kasi gumaganda yung idea na binibigay sa'yo. At nagmumula yun kung saan ka kumukuha ng energy, ng source of energy mo. Pag sinasabing PME na naman, di ba isipin yung PME kasi pag iniisip mo yun, parang eto na naman, di ba? Pero pansinin mo yung mga bago. Pansinin mo yung mga bago. Diba? Kumbaga, hindi pa nga na-encode dyan, training pa lang, pero grabe-grabe na yung paniniwala, grabe na yung pangarap, grabe na mag-vision, taas-taas ng energy. Kaya pansin mo, nakakapagpasali sila na hindi marunong mag-OPP, hindi marunong mag-present. Diba? Wala nga kaganda-ganda, wala nga ka-approach-approach yung personality nila. Pero dahil nga, yung energy nila, ang taas-taas, apaw-apaw, yung paniniwala nila. Diba? Kahit pa may franchising yan, nag-rebranding tayo from In Global to Alliance in Motion to Empower Consumerism, hindi nila iniinda yan. Kasi bakit? Ang taas ng energy nila. Ang taas-taas ng pangarap nila. Diba? Kaya gawa ka ulit ng vision board. Kasi yun yung pattern mo, yun yung pinaka-basic. So, gawa ka ulit ng vision board mo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng wisdom, ang ganda nung idea na binigay sa akin today. Kakatapos ko lang kasi kumausap ng Japan. Grabe, napaka-negative. Baka pera yan, ha? Ayoko niyan. Kasi wala akong pera. Pero the end of the day, pagkatapos ng usapan namin, napapositive ko. Kasi, ando dun yung kwan, eh. Kagahapon, nilagay ko ulit yung board ko, sinabit ko, nangarap ako ulit. Diba? Kasi sa totoo lang, diba? Ang daming kwan, ang daming rebranding, ang daming innovation. Pero wala tayong control dun kasi company yun. At ang company, hindi papayag na may mangyari sa company nila. Teka lang, natin ako.
wala. Hindi yan sila papayag. Pansinin mo, sino ba magbubukas ng company na ang company niya pasara? Diba? Ang company natin, kung pag-usapan naman history, grabe na. Ang dami nang napatunayan, ang dami na nagbagong buhay. Kaya lang, since nga may innovation, may rebranding, sumasabay sa market, nag-approach, like may OBI, sumasabay ba tayo sa OBI? Naglalatag ka ba ng OBI? Alam mo ba yung platinum, yung bronze? Alam mo ba yun? So kung hindi mo alam yun, hindi ka sumasabay sa company. O alam mo ba yung franchising, yung 99, ino-offer mo ba, ina-aral mo ba? Diba? So kung ikaw naman din, hindi ka ganun kagaling sa franchising, pero dahil nagpo-post ka, umaga, tanghali, gabi, nagbibisik ka, nangangarap ka ulit, makakasungkit at makakasungkit ka din dyan. At yun ang dapat huwag mong tigilan, yung mangarap at humataw. Diba? Kaya ka hindi humataw kasi hindi mo na nakikita yung future mo dito sa negosyo. Kaya minsan, nag-iiba ka na ng way. Yung iba naman, nag-work na. And alam naman natin, wala namang yumayaman sa pagtatrabaho. Diba? Alam natin yun, walang yumayaman sa pagtatrabaho. Kahit anong sipag mo, ubusin mo man ang lakas mo, lahat ng talino at galing mo sa pagtatrabaho mo, alam mong ganun pa rin. Diba? Usong-usong approach ngayon no? Sa Facebook, diploma o diskarte. Diba? Anong sagot mo doon? Diploma o diskarte? Para sa akin, lahat naman na nagkaroon ng diploma, diniskartihan din ang parents yan. Diniskartihan din nila yan. Kaya sila nakapasa, nakapag-aral. May trabaho yan, pero nag-aaral yan. Tawag doon, diskarte. So, lahat na may diploma, may diskarte din yung mga yan. Diba? So, syempre, kung gusto mo talaga ng diskarte, i-improve mo yung sarili mo. I-improve natin yung mga sarili pala natin. Para yung energy, hindi napuputol. Dapat consistent. Kahit na panghihinaan ka ng loob, panoorin mo tong video na to ng paulit-ulit, mapapower ka dito. Kasi natural to, walang halong chemical. It's natural. It's genuine, di ba? So, para mag-mature tayo, ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay. Ang dami mo na rin naabot. Ang dami mo na rin hiniling. Oo, hindi binigay. Pero marami ding hindi mo hiniling, pero binigay. So, practicing mo yun yung pagiging gratitude, pagiging grateful. Diba? Paano ba maging grateful? Paano ba mag-gratitude? Yung pagkagising mo, matulog ka, pagkagising mo, lagi mong iisipin na yung magpasalamat. Parang ako, pag nagpa-pray ako, ang pasalamat ko ganito. Lord, thank you sa mind ko kasi dati pastor siya, ngayon iba na rin, nagmamature. Thank you, Lord. Lord, thank you sa bibig ko kasi nararain ko na rin yung sounds, yung boses ko. Thank you sa heart ko kasi kaya ko na rin magparamdam ng salita. Nagamit yung heart ko kahit na may screen lang to. Thank you, Lord. Thank you sa bibig ko, sa hininga, sa ilong na nagagamit ko siya huminga. So, that's gratitude. Eh, hindi na natin nakikita yun kasi nga, nandoon ka sa situation na dumadaan sa process. Diba sabi nga, the more you faint, the more you be great warrior. Diba? And huwag na huwag nating kakalimutan yun. Naging warrior na kasi tayo. May goodness, diba? So, tandaan nyo palagi na infinity yung pangarap, yung andyan lang lahat. Mangarap ka ulit, gawa ka ng board mo, and yung board mo, titingnan mo, tapos mag-back to basic ka lang ulit. Tapos prayer always. Then, sipagan natin na masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa nangyayari sa buhay mo ngayon, at wala kang ibang sisisihin sa buhay mo kundi ikaw. Tama? Kung ano man ang narating mo ngayon, katulong ng grupo, katulong ng ibang tao, either negative man ang binigay sa'yo, positive, lahat yan, may contribute yan sa buhay natin. Kaya masarap maging grateful always. And alam naman ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Kung ano yung intention mo, ano yung nasa puso mo, ano yung gusto mong marating. Ngayon, kung hindi mo na nararamdaman yung pangarap mo, ganun din yung mapaparamdam mo sa taas. So dapat mag-basic ka lang ulit, diba? Mangarap ka ulit. Yung Mustang nga, nilagay ko siya ulit eh. So mangarap tayo ulit. Okay? And kahit ano, gumapa, kunin mo pangarap mo. Kasi pangarap mo yan, di ba? Board mo yan. Natatawa ako. Babay, salamat. I love you.